Magandang gabi sa inyong lahat at dito ulit tayo sa panibagong paksa na ating talakayin ngayong gabi. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, matagal na panahon Panginoon na hindi nahinto ang aming pangunguna sa media ministry sa mga kadahilanan na marami kaming ginagawa. Pero ngayong gabi, patuloy kaming maglilingkod sa aming mga kaibigan. Umaasa kami ng panibagong paksa na aming gagamitin ngayong gabi. Magsisilbi itong inspirasyon, mabuksan ang mga bagay na nagiging lihim sa matagal na panahon. Hinihiling namin, Ama, ang inyong pangangasiwa. Maari ba na inyong basbasan ang inyong lingkod na magsasalita, pati ang manunood sa pamamagitan ng internet ay inyong pagpapalain. Umaasa kami na itong paksa na aming tatalakayin ngayon, magiging isang pagpapala, magiging daan ito sa kaligtasan ng marami sapagkat naunawaan ninyo, naunawaan nila ang inyong pabalita. Maraming salamat, Panginoon, at sana ang inyong banal na espiritu muling mangunguna sa aming lahat sapagkat ito po ay aming ipinagkatiwala sa inyong kamay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi, mga kaibigan, at ngayong gabi ay tuloy uli ang aming paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng gospel ng ating Panginoon. No, ang ating topic ngayong gabi ay pinamagatang itong The Law and Grace. At ang ating tatalakayin ngayon, ito po yung part 1. At kung mapapanood ninyo itong part 1 at ito inyong nagugustuhan, huwag ninyong kalimutan na inyong papanoorin ang part 2 sapagkat hinati ko ito sa dalawa sapagkat mayroong importante na inyong matutunan sa paksang ito. Ang part 1 ay patungkol po ang unang mga bahagi na aming itatalakay. May mga prinsipyo po dito na dapat nating matutunan. Sapagkat itong subject patungkol sa law and grace, ito po ay most interpreted subject. Kasi maraming nag-aaral sa Biblia na ang kautusan at ang grasya ay parang pinaglalaban itong dalawa. Pero ngayong gabi, ating bibigyan ito ng linaw sapagkat mayroong mga reliyon ngayon na lumalabas na mayroon na lang silang New Testament Church. At pagtitingnan ninyo ang kanilang mga aral, ay hindi nila ginagamit ang Old Testament sapagkat ang Old Testament ay ang lumang tipan ay para lang ito sa mga Israelita at ang mga Kristiyano sa New Testament. At itong pagbanggit ang Biblia ng batas ay mayroon po silang tinatawag na the Old Testament dispensation of law, pero sa New Testament ay dispensation of grace. Ngayong gabi, aking ituturo ang mga prinsipyo dito na ang kautusan at grasya, ito ba'y magkakalaban at magkakaiba? No? Unang prinsipyo na ating matutunan, ito pong nakasulat sa 119-116 ng awit. Tandaan ninyo, ang Biblia po ay hindi ito magkakalaban, ang Old Testament at saka New Testament. Dapat natin itong maintindihan. Una, ito pong ating talata, mababasa natin sa aklat ng mga awit, 119-116. Ito pong nakasulat, ang kabuuan ng inyong salita ay katotohanan at bawat isa sa iyong matuwid na kahatulan ay magpakailanman. Noon ating natutunan dito, pag ating titingnan yung sinasabi ng talata, ano ba itong kabuuan ng salita? Ating pag-aralan dito, no? Ating pag-aralan ang patungkol sa katotohanan. Ano ba ang mga katotohanan? Sa mga iba kong topic, tinuturo ko sa inyo na ang katotohanan ito po ay hindi relihiyon. Maraming mga taong naghahanap ng katotohanan, naghahanap sila ng relihiyon. Isa pong pagkakamali na kung hahanapin ninyo ang katotohanan, maghanap kayo ng relihiyon. Sapagkat kahit babasahin ninyo ang buong Biblia, wala kayong mababasa na mayroong isang relihiyon na yung relihiyon na yun ay katotohanan. At kung ating babasahin ang mga talatang ito, tinuturo na ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kung kayo naghahanap ng katotohanan, ang Biblia, siya po ang katotohanan. Ang salita ng Diyos, ang kabuuan ng salita ng Diyos, ito po ay katotohanan. At bawat isa sa matuwid na kahatulan, mananatili ito magpakailanman.
Sa pantalata ang ating gagamitin, nakasulat sa Juan 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So sa dalawang talata nating binabasa, tinutukoy po dito na ang salita ng Panginoon, ito po ang katotohanan. So kung babawasan mo itong Biblia, sa halip na pag-aralan mo ang buong Biblia bilang katotohanan, kung ang iyong ang iyong iglesia ay New Testament church na lang, kalahati sa katotohanan ay binawas mo. At isa pong pagkakamali, naalisin mo ang kalahati ng Biblia dahil sa interpretasyon mo tungkol sa paksa, sa law and grace. Kaya ito pang kasunod na ating pag-aralan. Ano bang layunin kung bakit binibigay ng Panginoon ang kanyang salita para sa atin? No? Ano bang kadahilanan bakit niya pinasulat ang Biblia at itong Biblia, ito po'y tinatawag na katotohanan? No? Kung ating babasahin ang sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:5, ang lahat ng mga kasulatan ay nakinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Napapansin ninyo, ang lahat ng kasulatan, pag magbanggit ng lahat ng kasulatan, ito po'y tumutukoy sa Old at saka New Testament. Kung ating hahatiin ang Biblia, gagawin na lang nating New Testament church tayo, New Testament na lang ang ating teaching, hindi po iyon nagiging buo ang kasulatan o lahat ng kasulatan. Pero ang talata nating binabasa, hindi po natin dapat bawasan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ito ng Diyos. Hindi binabanggit ng Biblia na ang New Testament lang ang kanyang kinasihan o Old Testament. Kundi ang lahat ng kasulatan, ibig sabihin, ang buong 66 books, ito po'y kinasihan ito ng Panginoon. At ito, ating pang pag-aralan, mapakinabangan din naman ito sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran upang ang tao ng Diyos magiging sakdal. So, the ultimate goal ng Diyos kung bakit niya pinasulat ang Biblia at itong Biblia, ito po'y katotohanan, ang ultimate na layunin ng Diyos upang ang kanyang mga anak, upang ang tao ng Diyos magiging sakdal. Ngayong gabi, tatanungin kita, ikaw ba'y nag-iisip o nadadama mo ba na ikaw ay tao ng Diyos o anak ng Diyos? Ang Biblia ang iyong kailangan upang ikaw ay magiging sakdal. Ang layunin kung bakit ipinasulat ng Diyos ang mga salita niya sa pamamagitan ng propetas at mga patriarka sa Old Testament, sa New Testament, ipinasulat ng kanyang mga alagad, ang layunin upang ang kanyang mga anak magiging sakdal. Ano bang ibig sabihin ng pagiging sakdal? Na hindi sila magkakasala, sila po'y magiging banal. Kapag ang iyong pag-aaral sa Biblia ang iba tatanggapin, ang iba itakwil, isa po iyong pagkakamali, at dito nahahadlangan ang inyong kabanalan na hindi ninyo maranasan ang kanyang kabanalan. Sapagkat ang layunin ng salita ng Diyos, ang layunin niya ay kayo'y magiging sakdal. No, pangatlo na ating pag-aralan, dapat ba nating bawasan o dagdagan ang nakasulat sa Biblia? Ayatin pong basahin ang Deuteronomy 4:2. Ito po yung nakasulat, ito po yung babala na binibigay ng Panginoon. Huwag ninyong dagdagan ni bawasan ang salita na aking inuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. Papansin ninyo, ang utos ng Panginoon, maraming utos yan nakasulat sa Old Testament, mayroon din siyang utos na nananatili sa New Testament, pero ito yung babala ng Panginoon, hindi dapat nating dagdagan, hindi dapat nating bawasan. Anumang mga utos na inuutos ng Panginoon ay upang inyong maingatan, huwag bawasan, huwag dagdagan, upang maingatan ang utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. Dito pa sa Deuteronomy 12:32, anong nakasulat dito? Kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dagdagan ni bawasan. Natatanin niyo. So kung ang Biblia ating bawasan ito, sa halip na 66 books, ginawa na lang natin siyang 27, ay isang pagkakamali po yan. No? Kaya hindi pwede po na
New Testament church na lang tayo ngayon, nang dumating si Kristo, ang Old Testament wala na, obsolete na isang pagkakamali yan. Now, ito pang sinasabi sa Apocalypse 18, 22, 18 hanggang 19. Ito ay isang malaking babala ng Panginoon at ito po'y dapat nating tandaan at ingatan. Aking sinasaksihan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Huwag mong, kung ang sino man ay magdagdag ng mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nasusulat sa aklat na ito. At kung ang sino man mag-alit ng mga salita ng aklat na ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay na sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Napapansinin ninyo, ito'y ipinagbabawal ng Panginoon. Kung sino yung magdagdag, dagdagan ang kanyang salot. Kung sino yung magbawas ang bahagi na gantimpala na para sa iyo, ay babawasan ito ng Diyos sa iyo, aalisin ito ng Diyos na bilang bahagi ng iyong mana dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, mag-ingat tayo sa ating interpretasyon kung ito ba'y nababatay sa salita ng Panginoon na tayo ba'y dapat bawasan natin ang kanyang salita o dapat ba natin dagdagan. Pero ang sa palagay ko, ang salita ng Panginoon, hindi na dapat natin itong dagdagan, hindi na dapat natin itong bawasan. Alam niyo ang pagkakamali dyan? Ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali. Ang nagkakamali dyan ang ating interpretasyon. Maraming mga relihiyon ngayon, iba-iba ang interpretasyon sa salita ng Panginoon at dito kayo dapat mag-iingat sapagkat dito pumasok ang daya ng kaaway. No? Pangalawang prinsipyo na ating pag-aralan, no, atin nang natutunan ang Biblia hindi dapat bawasan at hindi dapat dagdagan. Ha? Kaya isang pagkakamali at alam niyo kung bakit nila ginagawa yan? Dahil lang sa subject patungkol sa law and grace. No? Isang malaking paksa ang ating pinag-aralan ngayong gabi. Pangalawang prinsipyo na ating matutunan ngayong gabi. At alam niyo sa aking mga turo, kapag ako magtuturo ng isang pag-aaral, ay gusto kong matutunan ninyo yung mga prinsipyo muna. Kasi importante ito. Kung hindi nakalagay ang ating aral sa tamang prinsipyo, maaaring magkakamali ang ating interpretasyon. Now, dito sa, napapansin ninyo itong sulat sa Juan 8:44. Habang nagsasalita, habang nangangaral ang ating Panginoon, maraming mga tagapakinig. At maraming nagtutulig sa mga aral na binibigay ng ating Panginoon at isa sa mga audience nila doon, isa sa mga nasa harapan ng Panginoon ang grupo ng mga eskriba at mga pariseo. Ano ba itong mga grupo ng eskriba at pariseo? Sila po'y mga religious leader. Pero ano, nang nagtuturo ang Panginoon ng aral patungkol sa kanyang kaharian, ang mga religious leader na ito ay naghahanap ng paraan na siya ay kanilang mahanapan ng isang pagkakamali upang maipatatay. No? Ang layunin nila, itong gurong ito na nagtuturo, mahanapan natin ng mali upang maipatatay natin siya. Pero anong sabi ng Panginoon sa mga religious leader na ito? Sabi niya rito, kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang nais ng inyong ama ay ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat panang-una. No? Sabi niya, kapag ito yung ating damdamin bilang religious leader, bilang nagtuturo, pero gusto mong patayin ang isang kapwa na nagtuturo patungkol sa salita ng Panginoon, ito ay, sabi niya, hindi tama ang inyong ginagawa. Kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang nais ng inyong ama ay ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao buhat panang-una at hindi nananatili sa katotohanan. Ngayong gabi ating pag-aralan itong tungkol sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ay kasinungalingan. No? Nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Napapansin ninyo, ating pag-aralan ngayon ang prinsipyo sa katotohanan at prinsipyo sa kasinungalingan ng kaaway. Ngayon ating pag-aralan nito, mapapansin ba ninyo na siya'y mamamatay tao, si Satanas, ating pag-aralan kunti si Satanas ngayon. Na pasimula, si Satanas, siya ay mamamatay tao.
at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita si Satanas, ito po'y puro kasinungalingan. Alam natin, no, mayroon akong turo na nabibigay sa inyo ng una, hindi lahat ng reliyon na nag-exist ngayon ay itinayo po yun ng Diyos. Marami po yung maraming reliyon ngayon na ang mga aral ay ano lang, partly truth, pero ang kalahati niyan hindi naaral ng Panginoon. No? Ang iba niyan mixed with tradition, pero mapapansin ninyo, ating pag-aralan ngayong gabi, si Satanas, hindi siya nananatili sa katotohanan. Ating pag-aralan ngayong gabi, ano bang mga katotohanan sa Biblia? Oh, pero bago natin ating patalakayan ang katotohanan, tandaan ninyo, mga kaibigan, na ang rebellion sa pagitan ng Diyos at ang Diablo, saan ito nagpasimula? Nagpasimula ito sa langit. At ang rebellion na ginagamit ni Satanas, siya po'y hindi nananatili sa katotohanan. Pag siya'y nagsasalita, nagsasalita po siya ng kasinungalingan. Na mapapansin ninyo, ang rebellion na ito na nagmula sa langit, dinala niya ito sa ating planeta. No? Nagpapatuloy ang rebellion. Anong rebellion na nagpasimula sa langit? Si Satanas ay hindi nananatili sa katotohanan ng Diyos. At siya'y nagsasalita ng kasinungalingan. At itong strategy na nanggagaling sa langit, sa kanyang pangunguna, sa pag-aaklat, ay daladala niya ito ngayon. Kaya nga, mapapansin ninyo na ang labanan sa aral ng Diyos at sa aral ng kaaway ay hindi makapasa sa mga katotohanan sa Biblia. Ating pag-aralan ngayong gabi, no? Ano bang nais ng Panginoon at ibig ng Diyos? Kung ating babasahin itong 1 Timoteo 2:4, na nagnanais, na siya'y nagnanais na ang lahat ng mga tao ay maliligtas at maparating sa pagkakilala sa katotohanan. Ito yung version ng ang bagong ang Biblia. Pero sa King James version ng Tagalog, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao maligtas at makakaalam sa katotohanan. Ang dalawa lang ang ibig ng Panginoon. Maligtas ang lahat ng mga tao at makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Ating pag-aralan ngayong gabi, ang mga katotohanan sa Biblia. No? Kapag inyong babasahin ang buong Biblia, no? Mayroon lang apat na magkakaibang katotohanan at ito po ang ating pag-aralan. Ano ang katotohanan ng Diyos? Ang katotohanan ng Diyos, ang unang mababasa natin, ito yung first truth. No? Mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit 119-142. Ito po yung nakasulat. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Thou art near, O Lord, and all thy commandments are true. Mapapansin ninyo, ano ba ang mga katotohanan? Kaya nga, binabanggit ko kanina, maraming mga tao na naghahanap ng katotohanan, naghahanap sila ng reliyon. Basahin mo ang Genesis hanggang Apokalipsis, wala pong sinusulat dyan, walang nakasulat sa Biblia na mayroong isang reliyon na sila pong katotohanan. Kung ating babasahin ang Biblia, apat na katotohanan mayroon. No? Ang unang katotohanan, ang iyong kautusan, ay katotohanan. Ha? Kung ating babasahin yung 151, oh, thou art near, O Lord, and all thy commandments are true. Okay? Kaya nga, kung hanapin ninyo ang katotohanan, lahat ng utos ng Panginoon susundin ninyo. Kung susundin, masunod ninyo ang lahat ng utos ng Diyos, sinunod na ninyo ang katotohanan. Sapagkat ang utos ng Diyos, ito po'y katotohanan. Pangalawang katotohanan, ating pag-aralan ngayong gabi. At si Satanas, hindi siya nananatili sa katotohanan. Tandaan ninyo, kaya nga, ang atake ni Satanas sa langit, ang atake niya ay ay alisin ang batas, no? Hindi susundin ang batas. Bakit ba si Satanas nagtatagumpay doon sa Garden ng Eden? Anong atake niya na ginagawa? Nabagin ng tao ang batas doon sa Garden ng Eden. At ito po ang dahilan kung bakit nagkakasala ang tao. Dahil hindi sinunod ng tao ang katotohanan ng Diyos. At ito po tayo sa ikalawang katotohanan. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan at bawat isa sa iyong matuwid na kahulugan mananatili magpakailanman.
Ano ang ikalawang katotohanan na nakasulat sa Biblia? Ay ang salita ng Diyos. Ito po yung Biblia. Kaya nga sabi ni, nang nananangin si Jesus Christ doon sa Gethsemane, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. No? Tandaan niyo ang katotohanan, hindi po ito reliyon. Ang Biblia o salita ng Diyos, ang kabuuan ng salita na nakasulat sa inyong Biblia, yan po ang katotohanan. So, dito tayo sa ikatatlong katotohanan. At si Satanas, ito yung atake ni Satanas na sirain itong katotohanan. Kaya nga, kapag mayroong simbahan na magtuturo na ang Biblia na kanilang turo ay New Testament na yan, New Testament na lang, hindi na kailangan gagamitin ang Old Testament, nagtagumpay na po si Satanas. Kasi ang atake ni Satanas ay sisirain ang katotohanan ng Diyos at ang mga tao na hindi sila susunod sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan, ito po yung pag-aralan, kung susundin mo ang katotohanan, hindi ka magkasala. Kaya nga, ito pong atake ni Satanas na tayo po'y magkasala, ito po yung dahilan na kanyang nililinglang ang mga tao. Na? Pangatlong katotohanan na ating pag-aralan, sabi ni Jesus Christ, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, napapansin, sino ang ikatatlong katotohanan, sabi ni Jesus Christ? Ako ang daan. Ako ang katotohanan. No, kung hanapin ninyo ang katotohanan, hindi po reliyon. Si Jesus Christ ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung susundin ninyo ang kautusan, susundin ninyo ang nakasulat sa Biblia, susundin ninyo ang halimbawa ni Jesus Christ, ang buhay ni Jesus Christ, kung ano ang kanyang ginagawa, gagawin ninyo, ginawa na ninyo na nasa katotohanan na kayo. At ang katotohanan na nilagay ng Panginoon, alam ninyo kung ano ang layunin ng Diyos, kung bakit binigay niya ang katotohanan sa atin, upang tayo'y hindi magkakasala o mananatili sa kasalanan. At kung tayo hindi magkakasala, anong magiging resulta? Tayo po'y isang banal. At kung tayo po'y isang banal pagdating ng Panginoon, sasalubong tayo sa Panginoon. Kaya nga, ang kaaway, ayaw niyan, susundin natin ang katotohanan. Kaya nga si Satanas, hindi po siya nananatili sa katotohanan. Dito tayo sa ika-apat na katotohanan. No? There is, sa unang 1:5-6, no? Sabi ito, this is he that come by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. No, napapansin niyo, ang ika-apat na katotohanan na nakasulat sa Biblia ay ang banal na Espiritu. Napapansin ba ninyo, pagkatapos mabautismuhan ang tao, pagkatapos mabautismuhan si Jesus Christ, bumaba ang banal na Espiritu. Ganon ang lahat na tatanggap kay Jesus Christ na kanilang personal na tagapagligtas, ibibigay ng Panginoon ang banal na Espiritu, mananahan sa iyo, magtuturo sa iyo sa lahat ng mga katotohanan. Kaya nga sabi dito sa John 16:13, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, what that shall be speak, that shall he speak, and he will cure you all things to come. No? Sabi niya dito, kapag bababa na sa inyo ang mag-aaliw, no? Ang Espiritu ng katotohanan, no? Kaya darating, he will guide you into all truth. Sabi niya, anong gagawin ng banal na Espiritu kapag siya'y bababa sa iyo, mananahan sa iyo? Ikagabayan ka niya o ituturoan ka niya sa buong katotohanan niya ang tao sa buong katotohanan. No, ngayong gabi ating nang napag-aralan ang buong katotohanan. Ano yung katotohanan ng Diyos? I-review natin. Sa Biblia, mayroon pong apat na katotohanan. Ang unang katotohanan, kautusan ng Diyos. Anong kailan ito binibigay? Sa Garden ng Eden. Pangalawang, bigay ng Panginoon, binigay niya ang kanyang kautusan sa bundok ng Sinai. No? Ito po ang mga katotohanan na dapat nating susundin.
Hindi po relihiyon ang katotohanan. Tandaan ninyo. Kung mayroong mga taong naghahanap ng katotohanan, naghahanap sila ng relihiyon, nakakamali ka na sa iyong hakbang. Kung susundin mo ang kautusan ng Diyos, sinunod mo na ang katotohanan ng Diyos. Ang pangalawang katotohanan, Biblia o salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit pinasulat ng Panginoon ang salita o ang kanyang ang salita niya? Nung nagkakasala ang tao, hindi na natin makikita ang Diyos. Mababasa natin yan sa aklat ng Exodo 33, verse 18 to 19. Sa araw na makikita natin ang Diyos, mayroon ng pagkakaiba ang banal at makasalanan. Kapag magharap ang Diyos at ang makasalanang tao, mamamatay po ang tao. Kaya nga, sa habag ng Panginoon upang mailigtas niya ang tao, pinasulat niya ang Biblia sa mga propeta, patriarka at mga alagad upang maunawaan natin ang tunay nating kalagayan. At itong mga nakasulat na mga salita ng Diyos, ito po ay katotohanan. No? Ito pong ikalawang katotohanan. Pero ang kautusan at Biblia, hindi ito sapat. Sapagkat kailangan ng isang makasalanan na babayaran ang kanyang pagkakautan, dapat bayaran siya ng isang tagapagligtas, pinadala ng Diyos ang ikatatlong katotohanan, si Jesus Christ, na magbabayad bilang kahalili sa nagkakasala. Kaya nga, pinadala niya ang kanyang bugtong nanak at ito si Jesus Christ, siya po ang katotohanan, at hindi sapat na si Jesus Christ namatay para sa ating kasalanan. Pinadala pa ng Panginoon ang banal niyang Espiritu upang sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matitiyak natin na ating masunod ang buong katotohanan. Na siya po ang magtuturo sa ating buhay magabay hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. At kung susundin natin ang buong katotohanan, ano ang mangyayari? No? Ano ba ang magagawa ng katotohanan? Ito yung magagawa ng katotohanan. No? Ay sabi ni Jesus Christ sa 8:32, at makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya. Makikilala natin. At ngayong gabi, atin ang nalaman ang katotohanan. Anong magagawa niya? Kung ating makikilala ang katotohanan, ito pong magpapalaya sa atin. Saan tayo palalayain? Sa kasalanan at sa sugta ng kamatayan. Sapagkat nang tayo'y nakakasala, ang kabayaran natin ay kamatayan. Pero kapag makikilala natin ang katotohanan, ito po ang magpapalaya sa atin. Now, paano tayo palalayain? No? Paano ba mapapatawad ng Diyos ang ating kasalanan? Kung ating babasahin yung Kawikaan 16:5, sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan, malilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, humiwalay ang mga tao sa kasamaan. Dalawa dito ang binabanggit sa aklat ng Kawikaan. Sa pamamagitan ng kaawaan, tandaan ninyo, yung kaawaan, that is mercy. At katotohanan. Huh? Malilinis ang kasamaan. Pag ating pag-aralan ang Biblia, paano malilinis ang ating kasalanan at kasamaan, dalawa lang ang makapaglinis. Through mercy and truth. At sa pangatlo, sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, hihiwalay ang tao sa kanyang kasamaan. So, kung walang takot ang tao, sa Diyos, ay hindi siya hihiwalay. Kaya nga, maraming mga tao ngayong makasalanan, no? Nag-multiply sapagkat ang mga tao ngayon walang takot sa Diyos. Nagugustuhan ko itong interpretation ng King James Version. No? Sabi niya, kung ating babasahin itong English sa King James Version, ito po yung nakasabi sa Proverbs 16:6. No? By mercy and truth, iniquity is purged. And by the fear of the Lord, men depart from evil. Napapansin ninyo, through mercy and truth, sabi niya, iniquity is purged. Ano ba ito? Kung ating intindihin ito, parang purga ito sa Tagalog eh. No? Kung napapansin ninyo, pag ikaw magpupurga, ibig sabihin, mayroon kang mga bulati sa iyong tiyan at mapupurga lang yan kapag iinom ka ng pampatay ng bulati. No? Ganon din ang ating kalagayan ng kasalanan, aalisin ito ng Panginoon kapag tayo'y iligtas. Pero dalawa lang ang bagay na makakaalis sa ating kasalanan, through mercy and
truth, ang kasamaan ay mapupurga. No? At ang pagkatakot, kung ikaw ay may, ang tao may takot sa Panginoon, hihiwalay siya sa kasamaan. Dito tayo sa pasunod. Ang ito yung sunod, sulat ni Apostol Pedro, paano daw tayo nalilinis? Sa pagsunod sa katotohanan. Yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Paano nalilinis ang ating pagkatao? Kapag susundin natin ang katotohanan. Hindi binabanggit sa Biblia na malilinis tayo sa ating kasamaan dahil sinunod natin ang relihiyon. Maraming mga relihiyon ngayon, mayroon silang mga turo at ito yung karamihan na ginagawa ngayon. Kung ano ang turo ng relihiyon, ito yung ating sinusunod sa halip na ang turo ng katotohanan. No? At isang pagkakamali na kung ang ating sinusunod ay mga turo lang ng relihiyon at maaring hindi yan turo ng katotohanan, isang pagkakamali. No? Ito yung ating inatuturo ko na sa inyo itong una, pero ating itong ituturo ngayon. Mayroong sa bawat isa na katotohanan, pareho ang kalagayan at katayuan at katangian. For example, ang kautusan, no? For example, ang kanyang kalagayan, banal. No? Pareho yan sila. Ang kautusan, banal. No? Ang Biblia, banal. Nandito yung mga talata na aking binibigay sa inyo. Sa Roma 3:12, ang kautusan, matuwid, mabuti, banal, matuwid at mabuti. No? Ang Biblia din, kaya nga mapapansin ninyo, Holy Scripture, Holy Bible. Kasi banal na kasulatan yan. Si Jesus Christ, nang nangaral sila, no, nang ipinanganak siya, he was a holy child. No? Mapapansin niyo, banal na bata si Jesus Christ nang ipinanganak. No? Ang ano din, ang Holy Spirit, no, sa pangalan pa lang niya, Holy Spirit, banal din siya. Pareho ang kanilang katayuan at kalagayan at katotohanan. Sakdal, ang kautusan, sakdal, si ang Biblia sa nagpapasakdal, si Jesus Christ ay isang sakdal, no? Ang banal na Espiritu din ay sakdal. Ilaw, no? Hindi lang sabi ni Jesus Christ, ako ang ilaw ng sanlibutan, pero pagbabasahin mo yung Kawikaan 5:23, ang kautusan ay ilaw at tanglaw, no? Ganun din ang Biblia, no? Sabi ni David, no? Thy word, no? Ang iyong salita ay lampara, ilawan ng aking mga paa at liwanag ng aking landas. Pareho ang kanilang katayuan at katangian. Ang banal na Espiritu, ilaw din natin ito sa ating buhay. Ang kautusan, ito po'y daan. No? Si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Pero pag ating babasahin yung Kawikaan 5:23, ang kautusan, daan din. No? Ganon din ang Biblia, no? Sa 7 ng Jeremias 23, ang salita ng Diyos ay daan din ito ng buhay. No? Si Jesus Christ, daan ang banal na Espiritu, daan. No? Ito din yung huli, ito yung buhay na walang hanggan. No? Ang saan nakasulat na ang kautusan ay buhay na walang hanggan. Sa Juan 12:50, at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. At si Jesus Christ din, ang Biblia, sabi sa 1:5:30, inoibig, sinasaliksik ninyo ang banal na kasulatan sapagkat sa mga yaon mayroon kayong buhay na walang hanggan. No? Si Jesus Christ, mayroon din tayong buhay na walang hanggan at sa banal na Espiritu. Napapansin ninyo, itong buong katotohanan, pareho ang kanilang kalagayan at katangian, sila po'y sakdal, sila po'y banal, ilaw, daan at buhay na walang hanggan. Kaya nga, pag susundin ninyo ang buong katotohanan, isa lang ang inyong direksyon. Unang mangyayari kapag susundin ninyo ang katotohanan, maaalis ang kasamaan at kasalanan. Pangalawa, kayo po'y magiging banal. Sapagkat ang katotohanan na nakasulat sa Biblia, ito po yung standard of righteousness. Ha? Sana natin natutunan ngayon. At ito yung dahilan kung bakit si Satanas ay hindi nananatili sa katotohanan. At hanggang ngayon, ang atake ni Satanas, alam niyo yung atake ni Satanas, ano ang kanyang galaw? Ang kanyang atake, mailing lang kayo na hindi ninyo makikita, maunawaan ang katotohanan ng Diyos, sapagkat kung inyong susundin ang kanyang katotohanan, kayo po'y magiging banal. Sana sa gabing ito, inyong natutunan ang isang magandang prinsipyo,
na sa inyong pagbabasa sa Biblia, kailangan makarating kayo na inyong maunawaan ang katotohanan ng Diyos. At kung malaman ninyo ang katotohanan, maalis kayo sa isang kalagayan, no? Maalis kayo sa inyong kasalanan at hindi na kayo ilalim sa sumpa ng Diyos. Ngayon ating pag-aralan, marami kasing reliyon o mayroong reliyon na binabanggit ko kanina na ang kanilang pagtuturo, New Testament Church na lang sila sapagkat hindi na nila binabasa ang Old Testament. Kasi obsolete na o wala na ang Old Testament, no? Para lang yan, no? Mayroong dispensation of law sa Old Testament. Sa New Testament ay dispensation of grace. Kaya nga ang kanilang binabasa ay New Testament na lang. Pero isang pagkakamali na ating alisin ang kalahati sa Biblia, no? At ang kalahati na lang ang ating gagamitin dahil sa salitang dispensation. Hindi po totoo na mayroong dispensation of sa Old Testament and dispensation of New Testament, hindi po yun binabanggit ng Biblia. Sapagkat hindi po turo ng Diyos na ihiwalay natin o paglalabanin natin ang dalawang aklat. No? Ang nilalaman ng Old Testament, ito po ay propesiya patungkol sa tagapagligtas na darating at nang dumating si Jesus Christ, ito pong patunay na natupad ang propesiya sa Old Testament. No, ito ay ating pag-aralan ngayong gabi. Atin bang mababasa sa Old Testament na mayroon ng dispensation of grace? No? Na mayroon mababasa natin na ang grasya pala ay hindi lang yan Old New Testament, kundi ang grace ay mababasa din natin sa Old Testament. No, ito pong patunay. Pag ating babasahin ang Genesis, ating pag-aralan ngayong gabi, ang grasya ba ito ba sa bagong tipan lang o sa lumang tipan? Tatalakayin natin ngayong gabi lahat Old Testament ang ating babasahin. Ang una nating talata, mababasa natin sa Genesis 5:8. Sabi dito, sa 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Noong ang tao nagiging masama sa kanyang kapanahunan at walang natirang matuwid maliban kay Noah, mababasa ninyo ang talata, Noah found grace in the eyes of the Lord. Mayroon bang grasya sa Old Testament? At hindi totoo na ang grasya ay makikita lang natin sa New Testament. Hindi lang sa sinuwa ang nakakasumpong ng grasya, no? Yung biyaya. Sabi niya dito sa Exodus 33:17, no? The Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. Sabi ni ng Diyos kay Moses, I gagawin ko ang mga bagay na ito, no? Kung ano ang aking sinasabi sa iyo, for thou hast found grace in my sight, sapagkat nakakasumpong ka ng biyaya sa aking mga paningin. No, napapansin ninyo, hindi lang si Noah ang nakakatanggap ng grasya, pati si Moses. I found grace. No? Thou hast found grace in my sight. Dito tayo sa kasunod, sa 34:5. At ang Panginoon bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon, itinanyag ang pangalan ng Panginoon. Pinuproclaim ng Panginoon ang sarili niya nang bumaba siya doon sa bundok ng Sinai. At ang Panginoon nagdaan sa harap niya at itinanyag ang Panginoon, ang Panginoong Diyos ay puspos sa kahabagan. At mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, sa gana sa kaawaan at katotohanan. Napapansin ninyo? Nang dumaan ang Panginoon sa harap ni Moses, itinanyag niya ang pangalan ng Panginoon, ang Panginoong Diyos ay puspos sa kahabagan. No? He is a gracious God. No? Mapagkaloob at mapagbiyaya na Diyos. Banayad sa pagkagalit, sa gana sa kaawaan at katotohanan. Ito bang mga talata, no? Hindi lang ito nag-iisang talata. At nagmamadali si Moses, tinungon ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. At ito yung versikulo 9. At kanyang sinabi, ngayon kung nakakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, o Panginoon, ay tulot nawa ng Panginoon, isinasamo ko sa iyo na pasagit na
napasagit na namin sapagkat isang bayan may matigas na ulo at ipatawad mo ang aming mga kasamaan at ang aming kasalanan at ariin mo kami na iyong banal. No, ito yung sabi ni Moses, kung ikaw, kung ako'y nakakasumpong ng biyaya, pasagit na ka sa amin. No? Sabi nito pa sa 84 ng Awit 1:11, for the Lord God is a sun and shield, and the Lord will give grace and glory. No good things will He withhold from them that walk uprightly. Napapansin niyo, the Lord will give grace and glory. Saan siya nagbibigay? Sa New Testament ba? Sa Old Testament. Kasi ang grasya, hindi lang yan nakasulat sa New Testament, nakasulat din yan sa Old Testament. Alam niyo ang ginagawa ni Satanas, ipinikit, itinuturo ang mali para hindi ninyo, para itakwil ninyo ang maraming katotohanan sa Old Testament. Hindi natin kailangan itakwil ang Biblia dahil lang sa grasya, sapagkat ang grasya nangyayari na yan sa Old Testament. No, sa Proverbio, sa Proverbs 3:34, surely He scorneth the scorner, but He giveth grace unto the lowly. That's it. Ano diyan? Siya nagbibigay ng grasya sa mga mapagpakumbaba. Sa lumang tipan, napatunayan natin na ang Diyos nagbibigay ng grasya sa kanino mang ibig pagkalooban, di ba? Si Noah, si Moses, si David, marami pa. Noong napapansin ninyo, binigyan niya ng grasya. At marami pa siyang binigyan ng grasya sa pamamagitan lamang ng grasya ang kaligtasan sa buong Biblia. Natandaan ninyo, ang kaligtasan na ating matutunan sa buong Biblia ay sa pamamagitan lang ng grasya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Alam ninyo, kung wala ang grasya, wala tayong kaligtasan. Pero ang grasya ng Diyos, hindi lang yan sa New Testament, kundi nakasulat din yan sa Old Testament. Ngayon ating pag-aralan dito at kasunod ng mga prinsipyo, there are four kinds of laws, kasi ang topic kasi natin ngayong gabi ay law and grace. At ituturo ko din ang pinaka-prinsipyo o pundasyon sa kautusan ng Diyos, kasi kung hindi natin maintindihan ng malinaw ang utos ng Diyos, may maaaring hindi ma-misinterpreted din natin ang grasya. Kasi ang law and grace, hindi po natin pwede itong ipaghiwalay. Kung ang batas ay katotohanan, ang grasya din ay si Jesus Christ yan. Si Jesus Christ din ay katotohanan, pareho silang katotohanan. Kaya nga ating pag-aralan ngayon gabi, itong magkakaibang batas, no? Bakit kailangan natin itong matutunan? No? There are four kinds of laws mentioned in the Bible. Apat na magkakaibang uri ng batas ang Biblia. So yung ano, it is important to distinguish the difference between different characteristics of these laws. Otherwise, one could be guilty of using the secret scripture in such a way as bring about his own destruction. Kung magkakamali po tayo sa pagbanggit o sa pagturo sa bawat batas na itong apat na batas, no, ay maaaring magkakamali ang ating interpretasyon at tayo po'y maliligaw at para sa ikasisira ng ating kaluluwa. For example, ang apat na batas ng Panginoon, ang batas ng Diyos kasi sa Biblia, nahahati yan siya sa apat. No, ano pong mga batas, anong magkakaibang uri ng batas? No? Ang apat na uri ng batas sa Biblia, ito po'y tinatawag, ang una, ito po'y moral law. Ang batas ng Diyos doon sa Garden ng Eden at batas niya na ibinibigay sa bundok ng Sinai, ito po'y tinatawag na moral law. Itong moral law, standard of righteousness yan. Kung mayroong hatol ang Diyos doon, kaniya hahatulan. Ito po'y tinatawag na moral law. Nang kapag lalabagin mo itong moral law, no, ikaw ay nagiging makasalanan. Ngunit nang ikaw ay nagiging makasalanan, nagbigay uli ang Panginoon at ito po yung ceremonial law. Ito po yung solusyon sa kasalanan. Kaya ito yung iginagdag niya ang ikalawang batas. Ito po yung ceremonial law. Ito po yung batas sa santuwaryo ng Panginoon paano malilinis ang kasalanan. At ang pangatlong batas, ito po yung tinatawag na batas ng kalusugan. No? Health law.
na sila'y naglalakbay mula sa Egypto, sa Egypt to Canaan, no? Mayroon pong binigay niya ang batas sa kalusugan. Kasama na yun yan, yung mga batas patungkol sa pagkain, sa marumi at malinis. At ang ikaapat na uri ng batas, ito po'y tinatawag na civil law. Pero itong civil law, hindi na tayo saklaw sapagkat tayong mga Pilipino, mayroon tayong sariling batas sa ating bansa. Ngayon, ating pag-aralan ito, sapagkat dito maraming nalilito sa mga sulat ni Apostol Pablo patungkol sa kautusan, at nang nabasa nila yung sulat ni Apostol Pablo patungkol sa law and grace, ang kanila, ini-interpret ito nila sa kanilang sarili, at ito po yung babala na sinusulat ni Apostol Pedro. Ating babasahin ang 2 Peter 3:15. Ito po yung nakasulat, no? At inyong ariin na ang pagpahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungan ibinigay sa kanya, sinusulatan kayo. Ito yung sulat ni Pedro. No? Gayon din naman ang lahat ng kanyang mga sulat at doon sinasalita ang mga bagay na ito. Na doon may ilang bagay na mahirap unawain. At sinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapahamak din nila. Gaya, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una ng mga bagay na ito, magsikap-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mga hulog kayo sa sariling katiyagaan. No, napapansin niyo si Pedro, mayroon siyang babala. Sabi niya, mga minamahal, no? Inyong ariin ang pagpapahinuhod ng Panginoon, no? Yung patience ng Panginoon, na ang kanyang ginagawa ay para sa pagliligtas. Na katulad din ni Apostol Pablo na minamahal na nakapatid, sabi ni Pedro, na dahil sa kanyang karunungan, sinulatan tayo ni Pablo. At yung mga sulat ni Apostol Pablo, at doon sinasalita ang mga bagay na mahirap maintindihan, mahirap maunawain, no? Mahirap maunawain at isinisinsay ng mga di nakakaalam. No? Itong mga, no, yung sulat ni Apostol Pablo na misinterpret, no? Ito yung sulat ni Apostol Pablo, ito yung para sa kaligtasan, ngunit yung interpretasyon hindi tama. No, sabi niya dito, itinisinsay ng mga di nakakaalam, mga walang tiyaga, gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang kasulatan, sa ikapahamak nila, sapagkat nang ini-interpret nila yung sulat ni Apostol Pablo, pinagsabong nila, pinag-away nila ang Biblia between Old at sa New Testament. Kaya maraming mga taong naliligaw dahil sa sulat ni Apostol Pablo, dahil hindi nila naintindihan, ini-interpret nila sa kanilang sarili at sa ikapapahamak nila. No, ngayon ating pag-aralan ngayong gabi, ano ba ang mga sulat ni Pablo na mahirap unawain? For example, patungkol sa turo sa law and grace. No? Si Pablo ang nagtuturo niyan. Tinuturo ni Apostol Pablo ang kaibahan sa kautusan at sa grasya. No? Ano bang kautusan ang binabanggit dito? Mura, no? Pero anong sabi niya dito? Ating babasahin itong Roma 6:14. 14 shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. No, mapapansin ninyo, binabanggit ni Apostol Pablo dito ang dalawang magkakaiba. Sabi ni Apostol Pablo, ang kasalanan huwag nang maghahari sa inyo, sapagkat hindi kayo ilalim sa kautusan, kundi ilalim na kayo sa grasya. At nang nabasa nila ito, ay gumagawa sila ng interpretasyon. Mayroong interpretasyon na tinatawag na exegesis, no? Kung ano ang naiisip ng nagbabasa ay kanyang ini-interpret ang kanyang binabasa sa kanyang sarili. Ito po yung tinatawag na exegesis, no? Pero isang ang magandang interpretation na ginagamit ng karamihan itong ginagamit natin yung tinatawag na exegesis, no? Kung ano ang nakasulat sa Biblia, siya ang pahintulutan nating mag-interpret. So, kung ano ang interpretasyon ng Biblia, siya ang ating tatanggapin. Kaya nga, ito yung tamang interpretasyon na ating pahintulutan ang Biblia na mag-interpret sa sarili niyang
sulat, no? Kaya nga, pahintulutan natin si Apostol Pablo na mag-interpret sa sulat niya para ating maintindihan. Kung ano ang interpretation ni Pablo, yun po ang tamang interpretasyon. Pero ang ginagawa ngayon ng iba, nang nabasa nila yung sulat ni Apostol Pablo, ano yung iniisip nila? Ito ang pinalagay nila na tamang interpretasyon sa sulat ni Pablo. Kaya nga, ating pag-aralan ngayon gabi, ano ba itong under the law? Ano ba ang ibig sabihin niyan? What does it mean to be under the law? At ito yung ating itatalakay ngayon. Ano bang ibig sabihin, ano bang kahulugan sa sulat ni Apostol Pablo kung sinanong itong under the law? Huh? Ito ba ay hindi na tayo ilalim sa kautusan sa Old Testament? Ito yung mga pag-interpret ng iba. Pero itong word na under the law, ikakonsider ninyo itong Galatia 4:4. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of the Son. Napapansin ninyo, si Jesus Christ ang binabanggit dito. Nang dumating na ang takdang kapanahonan, when the fullness of time has come, pinadala ng Diyos ang kanyang anak. No? Lalang mula sa babae at made under the law. Mapapansin ninyo, ang salita under the law, even Jesus Christ, nang ipinanganak siya, Jesus Christ also was under the law. No? Ano bang ibig sabihin ng under the law? To redeem them, upang mailigtas niya ang mga taong under the law. Kaya nga, kung ano natin, ang under the law, ating titingnan ang interpretasyon sa Biblia. No? Anong ibig sabihin kapag magbabanggit ang Biblia na under the law? It means dalawa ang, ano dito, kasagutan kapatid. Kapag ang Biblia magbabanggit ng under the law, dalawa po ang ibig sabihin niyan. Kasi si Jesus, nang ipinanganak siya, was under also the law. Ilalim din siya sa kautusan. No, ngayon ating pag-aralan ngayon ang dalawang kahulugan. Kapag magbabanggit ang Biblia ng under the law, dalawa ang pakahulugan niyan. It means under the requirements of the law or to be under the condemnation of the law. For example, ganito, ating pag-aralan muna, si Jesus Christ, sinakasulat sa Biblia na Jesus Christ was under the law. So, ano ba ibig sabihin na si Jesus Christ ilalim siya sa kautusan? Under the requirements of the law. Nang ipinanganak siya, ay ilalim siya sa mga requirements ng kautusan. No? Pero pag lalagagin mo ang kautusan, ilalim ka naman sa condemnation of the law. Kaya dalawa na ang pwedeng magiging resulta kapag ang tao ay panganak. Under the requirements of the law. At ang pangalawa, kapag lalabagin mo, magkakatala ka under the condemnation of the law. Ngayon ating ano? Bakit under the condemnation of the law? Because the law requires justice and payment to anyone who violates it. No? Kung lalabagin mo yan, kasi dalawang resulta kasi kapag susundin mo ang kautusan. Kung susundin mo ang kautusan, ang lahat ng requirements ng kautusan, ano bang mangyayari? Hindi ka magkasala. No? Saan natin yan mababasa na kapag susundin ang kautusan, hindi ka magkasala? Mababasa natin yan sa Exodus 20. Pagbabasahin mo yung 1 hanggang 17, 10 commandments yan. Pero pagbabasahin mo yung 18 to 20, nakasulat doon sa versikulo 20 ng Exodus, ang tao binigyan ng Diyos ng batas upang siya hindi magkasala. No, kung susundin, masunod mo yung buong requirements ng kautusan, hindi ka magkasala. Pero kapag magkakasala ka, ay hahabulin ka ng kautusan sapagkat ang kautusan hinahanap niya ang hustisya sa sinumang lumalabag sa kautusan. For example, no, isang mamamayan ka sa iyong lugar o dito sa ating bansa sa Pilipinas, may mga batas ang ating bansa. Pero kapag lalabagin natin ang batas, anong gagawin ng gobyerno sa atin? No? Huhulihin tayo sapagkat we are because the law requires justice and payment sa bawat isa na mag-violate. No? Ating pag-aralan ngayon, sapagkat si Jesus Christ ay under the law, ilalim din si Jesus sa kautusan, did Jesus comply
to the requirements of the law? No? Nasunod ba ni Jesus ang requirements sa kautusan? Kung ating babasahin ang Juan 15:10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have keep my Father's commandments and abide in His love. Napapansin niyo? Sabi ni Jesus Christ, mayroon siyang utos na binibigay sa kanyang mga alagad. Kung kayo'y susunod, kung kayo'y mananatili sa aking, o kayong susunod sa aking kautusan, kayo'y mananatili sa aking pag-ibig. No? Katulad ng aking pagtupad sa kautusan ng aking Ama at pananatili sa kanyang pag-ibig. Na-comply ba ni Jesus Christ ang requirements? Yes. Kino-comply niya ano ang commandments ng kanyang Ama, sinunod niya. Bakit niya ito ginagawa? No? Sa Juan 12:49, for I have not spoken of myself, but the Father which sent me, He gave me a commandment, what I should say, what I should speak. Sabi niya, no? Sabi niya, anong, hindi ako nagsasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin, ay mayroon siyang utos, no? He gave me a commandment. Binigyan niya ako ng utos kung ano ang aking sasabihin, siya kong aking babanggitin. For I know that His commandments is life everlasting. Ano daw yung utos ng Diyos? Sabi ni Jesus Christ, bakit sinunod ni Jesus Christ ang requirements of the law? Nalaman ni Jesus Christ na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kaibigan, marami sa atin gusto ang buhay na walang hanggan. Pero ayaw ninyong sumunod sa utos ng Diyos. Pero si Jesus Christ, na siya po'y nagiging tao, sinunod niya ang utos ng Diyos. Sapagkat sabi ni Jesus Christ, I know that His commandments is life everlasting. Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, I speak. Ngayon, ito yung sabi ni Jesus Christ. Mayroon isang nagtanong sa Panginoon, isang lawyer, isang binatang mayaman. Sabi ng binatang mayaman, no, lumapit sa kanya ang isa nagsabi, Guru, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Magandang tanong, di ba? Mari din sigurong ano, Joe, Brother John, anong gagawin ko para ako gustong magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Pariho katulad, kaibigan, ng iyong tanong, mari magtanong ka. Pero sa 17, ano sabi ni Jesus Christ? At sinasabi niya sa kanya, bakit mo itinanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, inutan mo ang mga utos. No? Nang tinanong ni Jesus, anong dapat kong gagawin? Sabi ni Jesus, kung ibig mong pumasok sa buhay, inutan mo ang mga utos. At sinabi sa kanya, alin-alin? No? Kung mayroong utos na ating ingatan, ano bang mga utos yan? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsaksi ng di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tatanungin kita ngayong gabi, no? Lalo na sa mga nagtuturo na wala na ang Ten Commandments ay sa Old Testament lang yan, ang Ten Commandments ay napako na yan sa cross. Tatanungin kita, ito ba'y turo ni Kristo o inalit ni Kristo? No? Ito ba'y sa Old Testament o sa New Testament? Ito'y turo ni Jesus Christ. No? Kapag gusto natin ang buhay na walang hanggan, ingatan ninyo ang mga utos. No? Anong utos yun? Huwag kang papatay, huwag kang magnaka, huwag kang mangangalunya. Lahat yan nakasulat sa Ten Commandments. Sabi ng binatang mayaman, nasunod ko na yan. Ano pang kulang? Pero ito yung sabi ni Jesus Christ, kung gusto mong magiging sakdal, kung gusto mong magiging perfecto, alisin mo ang kayamanan. Ibigay mo sa mga dukha. So, ipagbili mo ang iyong kayamanan, ibigay mo sa mga dukha. Sumunod ka sa akin. Sapagkat ang pagsunod kay Kristo ay isang doon mag-umpisa ang buhay na sakdal. Ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka magkakasala. At kung susunod ka kay Jesus Christ, magiging sakdal ka. No? Katulad ng mayaman, pero ang mayaman na nagtanong kay Jesus Christ, tumalikod, umalik, na malungkot. Kasi ang requirement, napakatalo. Okay, nating pag-aralan ngayon. No? Sa 1 Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. No? Tinawag tayo. Alam niyo kung bakit si Jesus Christ nag,
nagiging hinubad niya ang pagka-Diyos, nag-anyong alipin, nag-anyong tao, turuan niya ang tao pagsunod sa kautusan. Isa lang ang problema kung bakit tayo nagkakasala sa Diyos. Ano bang dahilan kung bakit tayo sinumpa, mamamatay, nagkakasala? Nilabag nila ang moral law dun sa Garden ng Eden. No? Ang paglabag natin sa kautusan ng Diyos, ito po'y kasalanan. Ang buong Biblia na pasulat, no? Ang paglabag sa kautusan, kasalanan. Nang dumating si Jesus Christ bilang tao, no? 100%, sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Tinuruan tayo anong dapat natin gagawin para tayo mahiwalay sa kasalanan. At itong buhay na ito, mababasa natin sa 1 Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa, na kayo'y magsisunod sa hakbang niya na siya'y hindi nagkasala. O nasumpungan, na kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Anong dahilan kung bakit si Jesus Christ hindi nagkasala? Isa lang ang kanyang ginagawa. Sinunod niya ang kautusan. Kung gagawin mo ito, hindi ka rin magkasala. Sapagkat ang kasalanan sa Biblia, transgression of the law. Ha? At sa Lucas, ano, ito pa yung hindi lang si Jesus ang sumunod sa requirements of the law. Yung ama ni John the Baptist at ang kanyang ina, they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord. Blameless si Zacharias at si yung asawa ni Zacharias na ina ni John the Baptist. Blameless sila. No, mapapansin ninyo, bakit siya hindi nagkasala? O ating tatanungin ngayong gabi, bakit si Jesus hindi nagkakasala? Ano ba ang kasalanan? O ating babasahin ang unang Juan 3:4, whosoever commits sin transgress the law, also the law. For sin is the transgression of the law. Sa Tagalog, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Alam niyo kung walang paglabag sa kautusan, walang kasalanan. Sino ba ang hinuhuli ngayon ng mga pulis? Hinulong yung mga taong lumalabag sa batas. At kung ikaw at sumunod sa batas, walang pulis na huhuli sa iyo. Ganon din ang kautusan ng Diyos. Kung ating susundin, walang kasalanan. Kung ating labagin, yan ang tayo nagka-problema, ay tayo nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Ano ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang utos sa atin? Ito yung dahilan. Ang nababasa natin, no, sa Exodo 20:18-20, pagkatapos maibigay ng Diyos ang 10 utos kay Moses, bumaba siya. At nang bumaba si Moses, at ating babasahin ang 18, at nakita ng buong bayan ang kulog at kidlat. Saan yun nila nakita? Doon sa bundok ng Sinai. At ang tunog ng pakakak at ang bundok ay umuusok. At nakita ng bayan. At nang nakita ng bayan, nanginginig sila at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin, aming didinggin. Huwag magsasalita ang Diyos sa amin, baka kami mamamatay. Kasi pag magsasalita ang Panginoon, mayroong kulong at kidlat. Ay natatakot sila. Pero anong sabi ni Moses sa versikulo 20? At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo. Ha? Upang ang takot sa Kanya ay sumasa inyo, upang huwag kayong magkasala. Pabasahin ninyo ang talatang ito. Ang layunin kung bakit siya bumaba sa bundok ng Sinai upang subukin tayo. Tanda natin, ang batas na binibigay ng Diyos doon sa Garden ng Eden, subukan. Test of loyalty yun. At ang batas na subukan ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon, ang Ten Commandments. Anong dahilan? Upang ang takot sa Kanya ay sumasa inyo, upang huwag kayong magkasala. Subukan ninyong labagin ang isa sa 10 utos ng Diyos kung hindi kayo magkasala. Yung salitang huwag kang papatay. Subukan mong magpatay kung hindi ka magkasala. Huwag kang magnakaw. Subukan mong magnakaw kung hindi ka huhulihin. Huwag kang mangangalunya. Itong lahat na binabanggit ng Panginoon, standard of righteousness yan. No? Kaya nga hindi po pwede nating labagin. No? Ano ba itong batas ng Panginoon? Alam niyo yung moral law, ating pag-aralan ngayong gabi. Ano itong moral law? Ang moral law, ito po'y transcript ng kanyang karakter.
Paano ba nagiging transcript ng Diyos? Kasi ang Diyos natin, Diyos yan ang pag-ibig. God is love. Babasa natin yan sa unang Juan 4:8. Napapansin niyo, God is love. Kung mapapansin niyo itong, ang Panginoon ay Panginoon ng pag-ibig, gumagawa siya ng batas ng pag-ibig katulad ng kanyang karakter. For example, ating mababasa dito sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Saan ba natin mababasa na ang batas ay pag-ibig? Matthew 22:31-40. Mayroong nagtanong, Guru, ano ba ang pinakadakilang utos? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito po yung batas pag-ibig, no? Mapapansin ninyo, God is good. Mababasa natin yan sa Awit 73:1. Kung Diyos ay mabuti, ang batas din niya ay mabuti sa Roma 3:12. No? Ang Diyos ay banal. No? Saan natin mababasa na ang Diyos ay banal? Awit 99:9. At saan natin mababasa na ang kautusan ay banal? Roma 3:12. No, mapapansin ninyo, ang Diyos ay matuwid. Sakarias 9:9. No, mapapansin din ninyo, ang Diyos din ay just. No? Roma 3:12. No, mapapansin ninyo, ang Diyos ay sakdal. Ganon din ang kanyang kautusan, sakdal. Ang Diyos ay liwanag. Ang kautusan din niya ay liwanag. Ang Diyos walang katapusan. Ang kautusan walang katapusan. No? Ang Diyos hindi mababago. Ang kautusan din niya hindi pwedeng baguhin. Napapansin ninyo, ang moral law, transcript ito ng kanyang karakter. No? Kaya hindi ito naintindihan ng marami. Kaya, tandaan ninyo, sa topic natin ngayon, marami kayong matutunan. Kailangan lang natin maiunawaan, maituturo natin na tamang pag-interpret. Kapag labagin natin ang kautusan ng Diyos, anong mangyayari? Isa lang ang mangyari kapag ating lalabagin ito, ito po'y kasalanan. Ano yung paglabag sa kautusan? Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Kapag labagin natin ang kautusan, ito po'y kasalanan. Ngayong gabi, at ito naman yung tanong. Ano naman ang kabayaran ng kasalanan? Kapag tayo lumabag sa kautusan, tapos tayo nagkakasala. Sa lahat ng nagkakasala, ano naman ang kabayaran ng kasalanan? Mababasa natin sa Roma 5:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay, ano? Kamatayan. Dapat ang kaloob na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Alam niyo yung under the law at under grace? Nasa talatang ito. No? Yung under the law, under the condemnation of the law. Kaya pinapaliwanag ko kanina, yung under the law, dalawa ang pakahulugan. Si Jesus Christ, under the law, na siya ay pinanganak. Pero nang sinunod niya ang requirements ng kautusan, hindi siya nagkakasala. Pero sa lahat na nagkakasala, ilalim sila sa sumpa ng kautusan at ang kabayaran ng kasalanan, ano? Kamatayan. Ito yung binabanggit sa Biblia na under the law. Under sa sumpa ng kautusan. Ano? Under the punishment of the law. Kamatayan ang kanyang kaparusahan. Pero ano naman itong kasunod? Datapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito po yung grasya, no? Na binabanggit natin. Ito, dapat pansin ninyo, law and grace na dito. No? Ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya nga sabi niya dito, sabi niya Apostol Pablo dito sa Roma 5:18-19, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one disobedience, many were made sinners, and by one obedience of one shall many be made righteous. Kaya ito yung magandang interpretation ni Apostol Pablo. Sa isang pagkakamali sa isa, ay dumating ang paghatol sa, ano, came upon all, sa lahat ng mga tao sa ikapahama. No? At sa pamamagitan naman ng gawa ng katuwiran ng walang bayad na kaloob, ay napapatawad ang marami, no? Napapatawad sila sa buhay. All men unto justification of life. Ano ba itong justification?
ang justification, kapatawaran niya ng kasalanan. Sa pamamagitan ng isang paglabag, marami ang nagiging makasalanan. At sa pamamagitan ng isang pagsunod, marami ang nagiging matuwid. Napapansin ba ninyo, ano bang dahilan kung bakit tayo nagkasala? Dahil sa isang tao. Sino ang unang tao nagkakasala? Si Eva at si Adan. Nung nagkakasala sila, nagkakasala tayo lahat. Dumating si Jesus Christ, sinunod ang kautusan. At sa pamamagitan ng isang sumunod sa kautusan, kapag susundin natin ang isang sumunod sa kautusan, kapag tanggapin natin ang grasya na ito, ay susunod na dito magpasimula ang ating pagsunod sa kautusan at lahat tayo magiging matuwid, magiging justified through Jesus Christ. No? Ito ang ibig sabihin sa salitang under the law at under grace. No? Sana naintindihan natin ngayong gabi. Hindi po yon na mayroong dispensation sa Old Testament, ito yung dispensation of law, at dito naman sa New Testament, dispensation of grace, at yung Old Testament, ikakwil na natin, disgrasya yan. Hindi yung tamang pag-interpret sa Biblia. No, ngayon, ano? Ito ang ibig sabihin ng under the law at under grace. Under the law, it means under the condemnation of the law. Ang ilalim sa kautusan ay ilalim sa sumpa ng kamatayan. Kasi dahil tayo nagkakasala. At ano naman ang ilalim ng grasya? Ilalim sa grasya. Ang ilalim sa grasya ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Dalawang opsyon lang kasi mga kaibigan. Ito, mayroon lang dalawang pipiliin ang pagpipilian ang Diyos. No, na pwede niyang gawin nung nagkasala ang tao. Noong binigay niya ang kautusan, tapos maraming lumalabag, dumami ang makasalanan at hindi lang isa ang nagkakasala, kundi lahat na nagkakasala. Anong magiging resulta kapag, anong nagiging destiny ng tao nung sila nagkakasala? Kailangan bayaran nila ang kanilang pagkakautang. At nakita ng Diyos kapag bayaran ng tao ang kanilang pagkakautang, walang matitira kahit isa sapagkat ang lahat ng nagkakasala. Dalawang opsyon ang kanyang pwedeng gagawin. Maaaring mamatay ang taong nagkakasala upang mabayaran ang kanyang pagkakautang. O ang kanyang bugtong na anak na magdusa at mamatay sa taong makasalanan. Pwede niyang iligtas ang makasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak o pwedeng ang makasalanan ang mamatay. Pero alam ninyo, sa dalawang pagpipilian ng Panginoon, sinubo niya ang kanyang anak upang mamatay bilang kahalili sa mga makasalanan. Ito yung mga under the law na tinatawag. Itong mga makasalanan, ito yung under the law. So, para, kaya nga, dahil siya ay gracious God, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, at itong anak niya na kanyang sinugo, ito po yung grasya ng Diyos upang ang tao magkakaroon ng buhay. Kaya ating mababasa sa John 3.16. Dito natin maunawaan ang John 3.16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumasampalataya huwag mapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So dahil sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan, ano ang kanyang ginagawa? Sinugo niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sinumang mananampalataya, kondisyonal ang kaligtasan, ha? Ang sumasampalataya lamang ang hindi maparusahan. Hindi, sila po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nang binayaran ni Kristo ang ating kasalanan, saka na tayo na ilalim sa grasya. Nang nilabag natin ang kautusan, ilalim tayo sa kautusan. Nang binayaran ni Jesus Christ ang ating kasalanan, ilalim na tayo sa grasya. Tinanggap natin ang sakripisyo ng Panginoon. Kaya nga sa ito yung sulat ni Apostol Pablo sa Timoteo 2:11-14. For the grace of God hath bringed salvation hath appeared to all men. Ang grasya daw ng Diyos na pakita sa lahat ng mga tao na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Teaching us denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity
and purify unto himself a peculiar people zealous of good work. Napapansin ninyo? No, na nang nagpakita ang anak ng Diyos, ang grasya ng Diyos, may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, at tinuturuan tayo na i-deny yung pagiging ungodliness, ang pagiging worldly lust, ipakwil na natin yan, no? At mamumuhay tayong God, mga Diyos, mamumuhay tayong matuwid sa sanlibutan ito. Kapag matanggap natin yung grasya ng Diyos, kailangan itakwil na natin lahat na uri na kasalanan katulad ng ginagawa ni Jesus Christ. Susunod na tayo sa kautusan, no? Nabinigay ang kanyang sarili para sa atin upang mailigtas tayo sa lahat ng kasamaan, upang ma-purify, no, tayo at magiging peculiar people. At alam niyo, lahat ng tumatanggap sa Panginoon, peculiar kayo. No? Zealous unto good work. Pagkatapos natin matanggap ang kanyang kaligtasan, ay gagawin na natin ang mabuti sa kanyang harapan. At alam niyo, ang kaligtasan, hindi po namin tinuturo dito na ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Hindi po yung turo ng Seventh-day Adventist na we are saved by work. But we are saved by grace, sapagkat ang buong Biblia, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng biyaya. Ating babasahin ang Ephesians 2:8 at 9. Ating maintindihan ito. Sapagkat sa biyaya kayo na naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan tayo naligtas? Sa biyaya. Paano natin tatanggapin? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kasi ang biyaya ng Diyos ni Jesus Christ, nagtinanggap natin ito, ito yung kaloob ng kaligtasan. No? Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Alam niyo itong versikulo 8 at 9, ito po yung tinatawag na justification. Pero pagkatapos natin tanggapin ang kaligtasan, mag-umpisa tayo sa buhay sanctified life. No? Saan natin mababasa sa versikulo 10? Ang versikulo 8 at 9, walang gawa. Pero sa 10, mayroon ng gawa. Ang lahat na tumatanggap sa kaligtasan, mayroong mabubuting gawa. Anong sabi niya dito sa 10? Sapagkat tayo'y kanyang gawa. No? Na nilalang na kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano yung inihanda ng una para lakaran? Yung nilalabag natin dati na tayo'y nagkakasala nung natanggap na natin ang grasya, susundin na natin. Kaya, nang niligtas na tayo na natanggap na natin ang kaligtasan, nakalaan na tayo para sa mabubuting gawa. Ang Diyos gagawa na sa pamamagitan natin. Kaya, we are His workmanship. Sa pamamagitan natin o natin ay gagawa ang Panginoon sa ating buhay. Therefore, sabi ni Apostol Pablo, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sabi niya, mga minamahal, kaya nga sapagkat, dito, sa mga minamahal, no? Be steadfast, magiging matatag kayo at hindi matitinan. At always abounding in work. In the work of the Lord. Mayroon bang work pagkatapos natin matanggap ang grasya? Yes, no? Kailangan managana ang mabubuting gawa sa atin dahil niligtas na tayo, dahil natanggap na natin ang grasya. No? Sapagkat nalalaman ninyo na ang inyong mga mabubuting gawa ay hindi ito magiging walang kabuluhan sa Panginoon. Dahil ba sa grasya, maaari kaya nating labagin ang utos ng Diyos at pawalan ng bisa? At alam ninyo, ito yung maraming nagkakamali ngayon. Million sa mga Kristiyano ngayon. Alam ninyo, sa sulat ni Lindsay White, mayroon siyang sulat. Sabi niya, the greatest sin of Israel is their neglect of Jesus Christ as their Savior. But the greatest sin of Christendom today, no? Ang sabi niya, is their neglect of God's holy law. Okay nga, sabi niya, ang malaking kasalanan ng Israelita sa kapanahunan ni Jesus Christ ang pagtakwil sa kanilang tagapagligtas. Pero ang malaking pagkakamali, malaking kasalanan ng buong kaprotestantismuhan sa buong daigdig ay ang kanilang pagtakwil sa moral law, sa batas ng Diyos.
nang itinakwil nila ang batas, nagiging disgrasya. Matanggap mo man ang grasya ng Diyos, kung itinakwil mo ang kautusan, hindi ka nakakalaya sa kasalanan. Sapagkat ang kautusan, ito po yung standard ng kanyang righteousness. Dahil ba sa grasya ng Diyos, no, maaari kaya nating labagin ang utos, no, pawala ng visa, ito yung ano, ating titingnan ang mga sulat ni Apostol Pablo, maganda yung si Apostol Pablo ang mag-interpret, hindi tayo. No? Do we then make void the law through faith? Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:31, pawalan ba natin ng visa ang kautusan dahil sa pananampalataya? Itakwil ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya sa tagapagligtas? Sabi ni Apostol Pablo, no. On the contrary, we establish the law. No? Sabi niya, on the contrary, ating ipinagtibay pa ang kautusan. Babasahin ninyo ang talata. Ang mga Protestant ngayon, kanilang tinakwil na ang utos. Wala na yan, Ten Commandments. Alam ninyo, huwag kayong makikinig yan. Mapapahamak lamang kayo kapag inyong pahintulutan ninyo na si Apostol Pablo ang mag-interpret sa kanyang mga sulat. Atin itong Tagalogin. Niwawalan kaya natin ng kabuluhan ang kautusan dahil sa pamamagitan ng pananampalataya? Kasi grasya, ang grasya ng Diyos, tanggapin natin sa pananampalataya niyo ng kaligtasan. Sabi niya, huwag nawang mangyari kung di pinagtibay pa natin ang kautusan. So, anong ginawa ni Apostol Pablo? Niwalan ba niya ng visa? Hindi. Pinagtibay niya ang kautusan. So sa Roma 5:14-15, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are under the law, but under, we are not under the law, but under grace? No, certainly not. No? Makakasala pa ba tayo sapagkat hindi na tayo ilalim sa kautusan, ilalim sa grasya? Sabi ni Pablo, wag na wag mangyari. Hindi, sabi niya, no? At sabi pa nga niya dito sa 14, ang kasalanan huwag nang maghahari sa inyo. No? Sabi niya, ano bang ibig sabihin? Sukundin na natin ang kautusan. Na mapapansin dito sa Galatia 3:24-25. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. But after the faith is come, we are no longer under the schoolmaster, for we are all children of God by faith in Christ Jesus. Kaya nga, nung hindi pa natin natanggap ang grasya, ano tayo, ilalim tayo sa kautusan. Ang kautusan, ito yung ating schoolmaster. At ang ating schoolmaster, sino ang kanilang tinuturo ng kautusan? Itinuturo tayo ng kautusan papunta kay Kristo. At kung nasa kay Kristo na tayo, hindi na tayo ilalim sa ating schoolmaster. No? For we are all children of God sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Magbigay ako sa inyo ng halimbawa. Maraming mga makasalanan na pinatawad ng Panginoon sa kanyang kapanahonan. For example, si Maria Magdalena. Hinuli si Maria Magdalena ng mga eskriba at pareseo at itong sabi nila na huli namin siya sa akto ng pangangalo niya. At sa batas ni Moses, ang gagawin ay babatuhin siya hanggang mamatay. Anong ginawa ni Jesus Christ? Sumulat siya sa buhangin at pagkatapos niyang sumulat ay sinabi ni Jesus Christ, ang sinong nag-iisip na walang kasalanan ay unang bumato sa kanya. Alam niyo kung anong sinusulat ni Jesus Christ? Ang mga kasalanan ng nagdakip, naguhuli sa kanila nung nagiging nagtingin sa kanilang sarili na sila'y matuwid. Yung holier than thou art na tingin, itong taong ito makasalanan ako matuwid. Pero nang sinulat ni Jesus ang kanilang kasalanan doon sa buhangin, sinabi ni Jesus, sino sa inyo nag-iisip na walang kasalanan unang bumato? Isa-isa silang nag-aalisan hanggang walang natitira. Sabi ni Jesus Christ sa babae, babae, mayroon bang humatol sa inyo? Sabi niya, Panginoon mo yan. Sabi niya, ako din ay hindi humatol sa iyo. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Go and sin no more. Sa araw na yon pinatawad ni Jesus Christ si Mary Magdalena. No?
na pinatawad niya si Maria Magdalena, ano ang requirements na binibigay ng Diyos kay Maria? Umalis ka at huwag ka nang magkakasala muli. At ito yung larawan ng grasya. Ano ang grasya? Ay pagkatapos tayo patawarin, ay huwag ka nang magkakasala ulit. Susunod ka na sa batas ng Diyos. Ito lang ang ating gagawin, dahil tayo hindi magkakasala. Magiging masunurin sa batas. So, kung ating titingnan, nakikita ninyo itong larawan, ano ang tinuturo ng kautusan? Tinuturo si Kristo. Pero kapag tayo lalapit kay Kristo, napapatawad ang ating kasalanan, ano naman ang tinuturo ni Kristo? Tinuturo niya ang kautusan. Kasi sa kaligtasan, walang shortcut. No? Kung ang kautusan, tinuro si Kristo na ang ating grasya, ang binigay ni Kristo ang grasya, dapat tayong hindi magkasala. Halimbawa, ganito. Nakikita ninyo itong magkakaibang larawan. Nakikita ninyo itong larawan sa moral law. At mayroong makasalanan, mayroong tagapagligtas, at mayroong gospel. So, ito yung ating pag-aralan ngayon. Dahil sa kautusan, dahil ang Diyos nagbigay ng standard of righteousness, at ang lahat ng lumabag sa batas na ito, ano sila? Magiging makasalanan. Napapansin ninyo, mayroong batas, at ang resulta sa pagbigay ng Diyos sa batas, ang hindi sumunod sa batas, ang mayroong makasalanan. No, mayroong makasalanan, nagbigay ang Panginoon ng grasya, si Jesus Christ, at dahil sa grasya, mayroong gospel. So, nakikita ninyo yung ano? Una, ang ating larawan, batas. At dahil sa resulta sa batas, mayroong makasalanan. At dahil mayroong makasalanan, mayroong grasya. At nung nakakaroon ng grasya ang makasalanan, mayroong gospel. Kaya nga yung tinuturo namin ngayon sa inyo, ito yung gospel. Pero ang ginagawa ng iba, no? Nang nagkakaroon na ng grasya, dahil tayo yung makasalanan, binigyan tayo ng grasya, ang ginagawa nila, inalis nila ng batas. Ito yung ginagawa ng marami ngayon. No? Na dahil si Kristo namatay sa makasalanan, ay ito yung grasya, ay wala ng kautusan. Grasya na lang. No, mapapansin ninyo. Subukan natin alisin ang kautusan. No, inalis na natin ang kautusan. Anong mangyayari pag walang kautusan? Kapag alisin natin ang kautusan, anong mapapansin ninyo? May makasalanan pa ba? Kung walang kautusan, wala nang makasalanan. So, alisin natin ang makasalanan. No? Kung walang makasalanan, kailangan pa ba natin ang tagapagligtas? Ha? Hindi na natin kailangan ang tagapagligtas, alisin natin ang tagapagligtas. Kung wala na, hindi na natin kailangan ang tagapagligtas kasi wala nang makasalanan, mayroon pa bang gospel? Wala na rin gospel. Kaya nga, mapapansin ninyo mga kaibigan, ang gospel, alam ninyo kung bakit mayroong gospel dahil mayroong grasya. No? Bakit ba mayroong grasya dahil mayroong makasalanan? Bakit mayroong makasalanan dahil mayroong kautusan? Ito po yung prinsipyo na aming tinuturo sa inyo ngayong gabi. Hindi po yun pwede na alisin natin ang kautusan dahil sa grasya. Ang kautusan ay mananatili yan. Kapag ating tanggapin ang grasya, ituturo tayo ni Kristo sa kautusan. Kasi napapansin ba ninyo ngayon? Almost 2,000 years na nang namatay si Jesus Christ doon sa cross. Pero tatanungin ko kayo, kung si Jesus Christ ang grasya natin bilang makasalanan, kung wala na ang kautusan, bakit mayroon makasalanan hanggang sa panahon ito? No? Ang isang larawan kung bakit mayroon makasalanan dahil mayroon kautusan. Kaya nga, hindi po natin pwedeng alisin ang kautusan, hindi po natin pwedeng alisin ang kautusan dahil sa grasya. Now, what is the main point of discussion sa talatang ito? Ano bang main point sa discussion ni Paul patungkol dito sa Roma 5:14? No, ito yung aking paliwanag at dito tayo magtatapos. No? Sabi ni Apostle Pablo, no? For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. Alam niyo ang main point dito na sa discussion ni Paul? Ang pinakapunto na discussion ni Paul hindi yung under the law at under grace.
Ang pinaka-main point dito ay huwag na tayong magiging alipin sa kasalanan. Huwag na tayong magpaalipin pa sa kasalanan. Ano bang ibig sabihin niya? Huwag na tayong magkakasala, huwag na tayong magpabilanggo doon sa kasalanan. No? Since they are not have dominion over you, ang kasalanan hindi na maghahari sa atin. Bakit hindi na dapat maghahari? Hindi na tayo ilalim sa condemnation ng kapusan. Kung di, ilalim na tayo sa grasya. Ano bang ibig sabihin diyan? Ang ibig sabihin, huwag na tayong lalabag sa kautusan. Hindi na tayo dapat magkakasala dahil mayroong namatay sa ating kasalanan. Yun po ang ibig sabihin ni Pablo. Ang kautusan ba'y kasalanan? Alam niyo, maraming nag-iisip na pinag-aralan nila yung law and grace. Iniisip nila na ang larawan ng kautusan, malaking kasalanan na mayroong kautusan. Pero ano bang sulat ni Apostol Pablo? Roma 6:30. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag na lang mangyari. No? Datapwat, kung di ko sana nakikilala ang kasalanan, kung di sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana makikilala ang kasalanan kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakin. No, napapansin ba nito? No? At kautusan ba'y kasalanan? Huwag na lang mangyari. Kasi hindi niya makikilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. No? Ating makikilala ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ano ba itong kautusan? Sabi niya dito, no? 119-172 ng awit, my tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Na mapapansin niyo, lahat ng kautusan ng Diyos, ito po ay katuwiran. Standard of righteousness po ang kautusan. Kaya nga, wherefore the law is holy, the commandments holy, just and good. Sino nagsabi niya? Si Apostol Pablo. Pero ang nagbabasa sa mga sulat ni Apostol Pablo, itinakwil ang kautusan. Samantalang si Apostol Pablo, hindi niya itinakwil. Ano ang magagawa at hindi magagawa ng kautusan? Okay, ating pag-aralan ito ngayong gabi. No, ano ba ang magagawa at hindi magagawa ng kautusan? Ang function kasi ng kautusan ay katulad nito. Ang kautusan, ito po'y mirror. No? Ito po'y salamin lamang natin. Standard ito ng righteousness. But mayroong standard para itong salamin. Ating itong titingnan kung ating nagigita ang ating sarili. Ako ba'y matuwid o ako ba'y marumi? No, kapag titingin tayo sa 10 utos ng Diyos, ating nakikita, ano ang ating nakikita? Ang ating larawan. No. Kung pagtitingin ka sa salamin, makikita mo ang iyong rumi. Pero ang salamin na dahil sa salamin na iyong nakikita, ang salamin makapaglinis ba sa iyo? Ang salamin, walang kakayahang maglinis. Anong gagawin mo para malilinis ang iyong karumihan? Pupunta ka doon sa tagapaglinis. Sino ang makapaglinis ng ating kasalanan? Dugo ng ating tagapagligtas at ito yung grasya. Lalapit ka doon sa nagbibigay ng grasya para malinis ang iyong kasamaan. Pagkatapos nilinis ni Kristo ang iyong kasamaan, anong kasunod na mangyayari? Babalik ka doon sa kautusan. Anong nangyayari sa iyo? Malinis ka na sa kanyang harapan. So, napapansin ninyo, ano ang function, ano ang magagawa ng kautusan? Ang magagawa ng kautusan, ipapakita niya sa iyo ang kasalanan. Kaya ito yung paliwanag ni Apostol Pablo, kung hindi sa pamamagitan ng kautusan, hindi ko makikilala ang kasalanan. Kasi ang function ng kautusan, tagapagpakilala siya ng kasalanan. Now, ngayon, nang nadirinis tayo ni Kristo, atin bang babasagin ang kautusan? Hindi. No? Kaya nga, hindi pwedeng babasagin natin ang kautusan. Hindi na natin makikita ang kasalanan. So, sabi ni Apostol Pablo, now we know that what things soever the law says, it is said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, that all the world may become guilty before God. Kaya ang function ng, ano, upang ang buong sanlibutan magiging guilty sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, paglabagin ninyo ang kautusan, ano bang magiging damdamin ninyo? Pag magnakaw kayo, guilty kayo. Kung magsinungaling kayo, papatay kayo. Kasi ito yung function ng kautusan. No? Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang laman na aariin ka na sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, ang pagkakilala ng kasalanan. No? Ang kautusan, hindi siya pwedeng maglinis. Kaya nga sabi niya, sa pamamagitan ng kautusan,
no one will be justified. Ano ba yung justified? Ano ba yung pag-aaring ganap? Yung mapapatawad ang kasalanan. Sa pamamagitan ng kautosan, hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. For example, nagnakaw ka kahapon. Magbibigay ka bukas, ibig bang sabihin, nabayaran mo na yun? Kasi nagnakaw ka, bukas nagbabayad, nagbibigay ka, nabayaran ba yun? Hindi yun. Ang kabayaran ng kasalanan sa Biblia, kamatayan. Hindi mababayaran mo yun sa pagbibigay. Yun ang pangsyon ng kautosan. Ituturo lang niya sa iyo, ang pagkakilala lang siya ng kasamaan, pero hindi siya makapaglilinis. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. But after the faith has come, we are no longer the schoolmaster. No? Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deed of the law. No? Sabi ni Pablo, i-conclude natin na ang tao hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang tao na malilinis sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. No? Mayroon bang tao na ma-justified? Ang subject kasi nito ni Pablo sa Roma 3 about justification. No? At itong pag-interpret ng marami hindi naiintindihan. Growing, knowing that a man is not justified by the work of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by faith of Christ and not by the work of the law. For by the work of the law shall no flesh be justified. Maraming mga talata sa Biblia. No? Nalaman natin na walang magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan ay hindi pwedeng magpapatawad. No? Ano bang magagawa ng kautusan? What the law can do? Ano bang kanyang magagawa? His function is just like a mirror. A knowledge of sin. No? Makikilala lang natin ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. No? Standard of righteousness and standard lang siya ng judgment. Ito yung mga talata binibigay ko. Pero ang kautusan hindi siya makapaglilinis. Pero ano ang magagawa ng grasya? He can justify sinner. Kaya ito yung pagkakaiba. So, ang pangsyon ng kautusan at pangsyon ni Jesus Christ magkakaiba. Ano ang magagawa ng grasya? Ang grasya ay si Jesus Christ. He can justify the sinner. No? He can cleanse and forgive the sins of sinners who come to Him. Malilinis niya ang lahat na lumalapit sa Kanya. And when the person accepts his offer of salvation, he is justified. It means cleansed and forgiven. No? Ang makapagpatawad sa ating kasalanan, kaya nga, lalapit tayo sa ating tagapagligtas, hindi tayo lalapit sa kautusan ng Diyos para malinis. Sinira kaya ni Kristo ang kautusan? No? At hindi itong pag-aralan ngayon gabi. No? Si Pablo, atin ang natutunan si Pablo, niwalang kayo nagbisa ang kautusan, mapaliwanag ni Pablo, hindi pwede. No? Si Jesus Christ, ating ikakonsider ngayong gabi. No? Do not take, sabi niya dito, huwag ninyong iisipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan at mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain at kundi ganapin. For I surely I say unto you, till heaven and earth pass away, not one jot or one little will be no miss pass from the law till it is fulfilled. No? Sapagkat sasabihin ko sa inyo na hanggang mawala ang langit at lupa, kahit tuldo o kudlit, ay walang mawawala sa kautusan. Nawala ba? Sabi ni Jesus Christ, huwag ninyong iisipin. Pero hindi lang nag-iisip ang mga tao, inalis na. No? Sino ngayon ang napapahama? Ito ay strategy niya, strategy ni Satanas. Sabi ni Jesus Christ, it is easier for heaven and earth to disappear than the least of stroke of the law. Out of the law. No? Mas madali pang mawala ang langit at sa lupa kaysa isang kudlit o tuldok ng kautusan na mawawala. No? If you love me, keep my commandments. Napapansin ninyo, si Jesus Christ yung grasya, pero tinuro pa rin ni Jesus Christ ang kautusan. Ano ang kondisyon ni Jesus Christ sa mga nananampalataya tumanggap ng kaligtasan?
Ito yung sabi ni Jesus Christ, ang sumasampalataya sa akin, mababasa ninyo yan sa inyong mga Biblia, Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin, gagawin naman niya ang mga bagay na aking ginagawa. At lalong dakila ang mga bagay na gagawin niya sapagkat ako'y paparoon sa Ama. Anong ginagawa ni Jesus Christ? Susundin natin. No? At lumapag ba siya sa kautusan o sumunod? Sumunod. Susunod din tayo. No? Sabi niya dito, for even herempo, we are called because Christ also suffered for us. At nagbigay siya ng halimbawa na siya nating nakaraan. Napapansin ba ninyo? Sino ba ang mga banal sa Biblia? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ang mga nagsisitupad sa utos ng Diyos. At may pananampalataya ni Jesus. Ang pananampalataya ni Jesus, tumunod siya sa utos, ganun din tayo. No? Sabi ni Jesus Christ sa Juan 14:21, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Sino yung mayroon sa aking kautusan at sumunod, ginagawa? Siya yung nagmamahal sa akin. And he that loveth me shall be loved by my Father. At sino yung nagmamahal sa akin, mamahalin ng aking Ama. No, sabi pa ni si Jesus Christ sumagot, and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and take our abode with him. Kaya nga mapapansin niyo, susundin ninyo lahat ng sinasabi ni Jesus Christ. If you keep my commandments, he shall abide in my love. No? Inalis ba ni Jesus ang kautusan? Kung susundin ninyo ang aking kautusan, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tandaan ninyo, ang sukatan, ang test ng Panginoon of loyalty sa kanya ay ang kanyang batas. Sabi niya dito, if you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Napapansin ninyo ito. Itong malaking babala ito. No? Sabi dito sa Juan, unang Juan 4. Sino mang nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit hindi sumusunod sa kanyang kautusan. He is a liar and the truth is not in him. Sino mang nagsasabi, nakikilala ko siya, at hindi sumunod sa kanyang kautusan, ang taong yan ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Bakit wala sa kanya ang katotohanan? Kasi yung kautusan, katotohanan niya. No, ngayon dito tayo. No, ating natutunan ito na ang kautusan ng Diyos, katotohanan. The law is for us, not against us. No? Kung nasa tayo kay Kristo, hindi ito against sa atin. Because to live a holy life must comply the requirements of the law. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Tuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. No? Tuparin mo ang utos hanggang dating ang Panginoon. At anong, bakit natin tuparin? Ito yung sabi ni Jesus Christ. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya nga, pag magkakasala ka, alipin ka na ng kasalanan, you are under the law. No? Kung palayain nga kayo ng anak, kayo ay magiging tunay na laya. Ang requirements ng Panginoon, go and sin no more. No? At ito pa yung sabi niya, verily I, he that heareth my word, sino yung nakikinig sa aking salita and believe it on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation. But he passed from death to life. No? Sino bang mananampalataya sa nagsubo sa kanya? Ano na siya? Nalipat mula sa condemnation to life. Ano pang sabi niya? Ano? If ye be led by the Spirit, ye are not under the law. Kung tatanggapin mo si Jesus Christ, bibigyan ka ni Jesus Christ ng Holy Spirit to lead you to keep the law. At ano na? Ye are not under the law. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life is Christ Jesus, hath made me free from the law of sin and death. Now, mapapansin ninyo yung Roma also, mayroong law of sin, mayroong law of, mayroong law of the Spirit, and mayroong law of sin, binabanggit yan niya. Pero sabi niya, sino mang nasa kay Kristo, hindi na siya ilalim sa condemnation, no? Ng kautusan.
Sabi niya ito sa Romans 5:18, yamang pinalaya kayo sa kasalanan, magiging tunay kayo na laya. Ha? Magiging tunay na tayo na laya. Grace always lead to obedience, never to disobedience. Ang grasya ng Diyos ay magdadala ito na, magdadalhin tayo sa pagsunod. Kasi tinuwid, alam niyo ang kaligtasan, ito po yung restoration. Ito pa ang salvation is about restoration. Ang restore ng Panginoon, yung dati nating kalagayan, banal, dun sa Garden ng Eden. Ano ba yung kalagayan nila? Hindi lumabag. Nang lumabag sila, nagiging makasalanan. Nang niligtas tayo, babalik tayo sa kabanalan, susunod tayo sa utos ng Panginoon. Ano ba? Ano nga? Magkakasala pa ba tayo? Dahil tayo wala ilalim sa kautusan, ilalim sa krasya, huwag nawang mangyari. Ito yung ano, sabi niya, huwag nawang mangyari. Bakit? Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong sarili, pinapaalipin upang tumalima kayo sa alipin upang niyaon ninyong pinatalima. Maging kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikatutuwid. Kaya nga, kung lalabang tayo, maging makasalanan sa ikamamatay. Kung tatalima sa ikapagiging matuwid. No? Kung susunod tayo, magiging matuwid tayo. Kung lalabag, kakamatay. No? Kaya nga naintindihan sana natin yung grasya. Ito yung panghuli natin. Ito yung sulat ni Ellen G. White na ating mababasa sa Manuscript 20, 1898. Ito yung sulat niya. No? By transgression, the word has been divorced from heaven. Christ breathed the dust and connected earth with heaven. In human nature, he maintained the purity of his divine character. He lived the law of God and honor it in the world of transgression, revealing to the world and fallen, to the heavenly universe, to Satan, to all the fallen sons and daughters of Adam, that through his grace, humanity can keep the law of God. He came to impart his own divine nature, his own image, to the repentant, believing soul. Anong sabi ni Lindsay White? Dahil sa ating paglabag, tayo po'y nahiwalay sa langit. At si Kristo dumating, gumawa siya ng tulay na mag-connect sa lupa at sa langit. No? At sa likas ng tao, he maintained the purity of his divine character. Sinubat siya ang kanyang pagka-Diyos. Namumuhay siya, no? Na ilalim sa kautusan. No? He lived the law of God. Sumunod sa kautusan. He honor it in the world of transgression. Ang mga tao lumabag, sinunod niya. Hinahayag niya ito sa buong sanlibutan, sa mga taong hindi nagkakasala sa ibang planeta, to the heavenly universe. Hinahayag niya ito kay Satanas. Alam niyo ang accusation ni Satanas doon sa langit, walang makasunod sa iyong kautusan. Maraming mga religion ngayon, wala na yan 10 commandments, walang makasunod sa 10 commandments. Yan ay hindi tinig ng Diyos, kundi tinig ni Satanas. Huwag kayong maniniwala na walang makakasunod sa utos ng Diyos. Sapagkat nang si Jesus Christ nagiging tao, natunod niya ang kautusan at anong nangyayari. Siya po hindi nagkakasala. Sana ngayong gabi ating naunawaan ang aming bahagi sa inyo. Pabalita, ito po yung good news. Aming binigay sa inyo, ito po mahabang talakayan. Kami po ay nagtiyaga sa aming pagtuturo sa media ministry upang maabot namin ang buong sanlibutan. Sa mga Pilipino na nanganganak sa buong daigdig na ikaw mapapaabutan ng balita. Maraming nabibiktima ng kaaway at nais namin ngayong gabi na inyong maunawaan ang napakahalagang paksa sa Biblia. Huwag ninyong itakwil ang inyong ang kautusan dahil kayo mga Kristiyano. Huwag ninyong itakwil ang mga pahina ng salita ng Diyos dahil ang mga sulat na nakasulat sa inyong Biblia, yan po ang katotohanan. Alam niyo ang pagkakaiba natin, ang interpretation lang natin sa nakasulat sa Biblia. Sana magiging malaking babala ang ating natutunan ngayon. Sana maituwid natin ang isang malaking pagkakamali at inyong matutuhunan ang katotohanan ng Diyos na ito pala ang ibig sabihin nito. At umaasa kami ngayong gabi na mamulat ang iyong mga mata sa katotohanan ng Panginoon. At bago tayo magtatapos ng kitang ipanalangin, kaibigan. Kailan namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Ama.
mahabang panahon ang aming ginugugol sa pag-prepare namin sa topic na ito. Ginawa ko itong part 1 at part 2 upang maintindihan ito ng marami. Umaasa kami, Panginoon, na sino mang naliligaw ng kaaway na dagaya sa maling interpretasyon, maling paliwanag, sila po sana ay manunubalik, Panginoon, sa inyong katuwiran. Sila po sana ay babalik sa inyong katotohanan at mamumuhay ng tapat, mamumuhay ng walang kasalanan dahil sinunod nila ang buong katotohanan. Umaasa kami sa inyong patnubay at gabay. Inyo sana itong basbasan ang media ministry na aming ginagawa. At umaasa kami sa inyong gabay na sa pamamagitan ng programang ito, makikita kami sa langit na bayan. Dahil nakuha namin silang muli, sila ay nagbalik loob sa paglilingkod dahil nalalaman nila ang katotohanan. Maraming salamat, Ama, sa pagbibigay niyo sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.